Ito yung charcoal. Kanya siya kakapal. Ang cute-cute nila. Gustong-gusto nating bumili lagi ng mga sapatos. Yung ngayon, pinaglalaroan na lang yung mismong mat. Hi everyone! Welcome back to my channel. So ngayon, pag-uusapan naman natin yung mga baby items that I regret buying. Hindi sa ayaw ko dun sa mga items na yun, hindi ko lang naman pala talaga sila kailangan. So yung nursing pillow. Nursing pillow kasi noon sobrang daming nursing pillow and then nakita mo sa market parang ang cute nun. Bumili ako nun and hindi ko siya nagamit dun sa purpose niya. Pero nagamit ko siya as sandalan. Sobrang komportable niya sa likod. Yung normal na malaking una na ganito, mas okay siya ilagay sa lap, tapos pahigay mo si baby, then padedede. Mas nag-work sa amin ni baby yun, kaysa dun sa nursing pillow. Bukod dun sa parang maliit yung space para kay baby, kasi nung medyo lumalaki na siya, parang di na siya kasha. Mahakab siya dito hanggang sa likod. So, pagkatas ko magpadede, tatanggalin ko pa ulit siya, tapos lalagay ko ulit. So, mas naging komportable sa akin talaga yung mga ganitong una na ipapatong ko lang, tapos pag di ko na kailangan, aalisin. Or pwede ako matulog na yung nakapatong lang siya. Pagdating naman sa damit ni baby, ang hindi ko nagamit masyado is yung bonnet niya and then yung booties. So, diba pag bumibili naman tayo yung mga tie-side na damit, kanya lalo niya pag newborn, yung mindset natin is isang set na mayroong bonnet, may booties, may mittens. Pero mas nagamit ko is yung mga socks or medyas or para hindi nila talaga matanggal kasi madalas nilang matanggal yung booties, lalo na yung mga detalye, ang bilis nilang matanggal yun. So kung para talaga hindi matanggal, isang option din is yung mga slippers na ganito. Kasi yung ganito, may nabibili na buo na siya hanggang dun sa pinakang paa niya. So, naka-cover na yung paa ni baby dito. Meron din yung nabibili na may pang-cover na rin sa kamay. So, wala ka lang ilalagay. Nandito na lahat. So, masarap din tong pantulog, lalo na kapag cotton. Tapos, madali lang din siyang palitan. Kasi dito mo lang naman din to tatanggalin. Lalo na kapag snap buttons. So, masasuggest ko is instead of booties, medyas na lang. Kasi yung medyas, nahihirapan pa sila tanggalin yun compared dun sa booties. Natatanggal din nila kapag medyo malaki na sila. Pero pag newborn, hindi nila kaya pantanggalin yung medyas. Yung bonnet naman, kasi diba, may kasabihan na baka pasukan ng lamig. Kaya natin nilalagay ng bonnet. Pero, dahil nga, medyo malaki yung baby ko, yung nabili kong bonnet noon, medyo maliit sa kanya. So, lagi ding natatanggal. Ang ginamit ko na lang talaga is yung hooded blanket or yung regular na blanket. Poprotektahan din naman kasi nung mga blanket yung ulo niya. So, tip natin sa mga damit ni baby, huwag po tayong masyadong bumili ng madami. Kasi mabilis silang lumaki. Next is yung manual breast pump. Dinabili agad ako ng breast pump kasi na-confine si baby sa Nico nung pinanganak siya for 7 days. So para mabigyan ko siya ng breast milk, kailangan kong mag-pump. At saka namamagana siya. So yun lang yung available na pwede mabili ni husband kasi nabuto siyang SM, yun yung nabili niya. Masakit siyang gamitin. Hindi ako nag-enjoy sa manual breast pump. Bukod sa masakit, nakakapagod din. Hirap ka pa na mag-pump. Medyo mahal pa siya para sa isang manual breast pump. Meron nang nabibili sa Lazada, Shopee. Tigpa 500, 600 na electric breast pump. Tapos double electric breast pump na siya. And based on their experience, maganda siya. So, another regret ko na nabili is yung crib or bassinet or yung baby nest. So, yung nabili ko is crib. Siyang kapatid. So, dalawa sila. So, naisip ko, baka kailangan kong i-crib si baby kasi baka madagan yung kuya, ganyan. Pero hindi naman. So, para tabi-tabi pa rin kaming natutulog. Hindi ko nagamit masyado yung crib. And, pero, kung halimbawa, sasanayin niyo talaga si baby, okay din yung crib. Yung baby nest, yung time lang na baby siya, dun lang siya kaya
kasya doon. Pero paglaki nila, gumagapang na sila, hindi na rin nagagamit yung baby nest. Meron akong ginawang DIY na baby nest. So, simple lang siya, gamit yung mga hotdog pillow. Yung ganitong hotdog pillow ni baby. Na, tapos nilagay ko lang siya sa loob ng isang pillowcase. Then, baby nest na siya. Another item is yung playpen. Playpen ba tawag doon? Basta yung, alam niyo yung nakahiga siya, tapos may mga nakalawit na ano, toys. Yan. Bumili ako niyan, 1 month old pa lang si baby. Hindi niya masyadong na-enjoy. Nasayang lang. Pero, ang ginawa ko na lang, parang pinaglaruan na lang niya. Yung ngayon, pinaglalaruan na lang niya yung mismo mat. Pero yung pinakang ganun niya, hindi na niya nagagamit. Kasi kapag nakalagay yon, tapos nakahiga siya, tapos 2 months pa lang kasi dumadapa na siya. So, hiling niyang dumapa. Nasasaktan siya, parang naiipit siya kapag may nakaganon yung pinakang ganon niya. So, first baby ko, hindi naman din talaga ako bumili nito. Naisip ko lang baka malibang si baby. Alam mo, yung naghahanap tayo nung pwede nila talaga pagkalibangan, di ba? Kasi nga, mainipin sila, madalas sila umiyak. Sayang! Pero nilalaro nila. Ganito lang, laro lang sila. Another regret is yung baby rocker. Mga mommies na iba, nag-e-enjoy silang gamitin yung baby rocker nila kasi nakakatulog din yung mga babies nila. Si baby ko, nakakatulog siya doon. Pero, 1 month lang namin nagamit kasi nga 2 months na siya. 2 months siya nag-start mag-dapa-dapa. So, delikado na, lalo na pag natututo na silang lumapa. Another item is yung kung halimbawa nagpa-bottle feed kayo. Yung mga ini-stack ng milk. O, pwedeng dahil ako ay medyo clumsing tao, hindi nag-work sa akin yung ganun. Kasi, di ba binubuksan yun, tapos lilipat mo yung takip dun. Medyo delikado sa akin yun. Lalo na pag yung baby ko naghihintay na ng gatas. Pag natabig, natatapon agad yung powder. So, mas nagamit ko yung mga dispenser na iniikot yung takip. Tapos, pwede mo na siyang itaktak sa bottle. So, next is yung mga baby shoes. Yung cute-cute nila. Gustong-gusto natin bumili lagi ng mga sapatos, ganyan. Hindi naman nila talaga kailangan hanggat hindi pa sila naglalakad. Matatambakan lang tayo at ang bilis-bilis nilang lumakad. Unless may magre-regalo sa kanya, why not, di ba? And usually, ganun naman yung mga regalo. Sapatos, damit. Next is yung cloth diaper. Hindi siya nag-work sa akin. Dahil dun sa kung saan kami nakatira sa Tagaytay, laging umuulan, hindi ako makatuyo agad. Lalo na kung yung mga pinili mo yung mga charcoal na insert. Ito yung charcoal. Ganyan siya kakapal. So, medyo matagal itong matuyo. Unless meron kang dryer talaga. Kung may nani kayo, okay din yun kasi may regular na maglalaba. Pero ginagamit namin to kapag nagsuswimming. So instead na bumili kami ng mga swimming na yung pang-swimming na diaper, eto na yung ginagamit ko. Merong mga talagang nagiging successful sa cloth diaper and sobrang nakakatipid po talaga menos gastos ang cloth diaper. Nursing cover. Yung nursing cover na parang apron, malikot yung baby ko, nahihila niya, nakikita pa rin. So, sumasama, dumidikit sa kanya yung cover. May mga nabibili na talagang nakabalot siya. Tapos may butas lang sa gitna yun. Okay yun yung ganong nursing cover. Or yung medyo cover talaga hanggang dito sa may shoulders mo. Nag-work sa akin is alam nyo yung mga muslin blanket. Itatali nyo lang tapos ipapasok nyo siya. Tapos si baby sa loob. Yun, okay yun. Okay din yun. At least dalawa pa yung purpose niya. Pwede siyang blanket and then pwede siyang nursing cover. Next naman is yung mga bulky stroller. Bukod sa nag-accommodate siya ng malaking space, mahirap din siyang dalhin kapag nagko-commute, yung pagsakay ng sasakyan at saka pagbaba. Mas nagamit ko is yung mga baby carrier na pwede mula newborn hanggang 2 years old. That's all mga mommies. Again, iba-iba po tayo. Iba-iba rin yung mga babies natin. So, ito is based on my experience lang po. Your baby, your rule. I'm just sharing yung mga na-experience ko dun sa mga products na ito. So, thank you for watching and I hope this video helped. I'll see you on my next video. Bye!